Ayun mga kagre, magandang umaga mga kagre. So dito tayo sa ating mangga na Golden Queen. So dito tayo kumukuha ng sayon. So ngayon mga kagre, dapat mag-pruning tayo sa gitna para makapenetrate yung araw. So ang gagawin natin, instead na mag-pruning tayo kasi sayang yung sanga, so gawin natin dito in-arching, tatlong rootstock. So in-arching lang, hindi kagaya nung una na combined technology, ito mas madali itong gawin. So tingnan nyo mga kagre, ito yung mga ginagawa natin para maprotektahan siya sa hangin. So may tatlong rootstock tayong nilagay. Additional, ito yung nasa na video na natin. So kita natin yung lusog ng kanyang puno, may katulong siya. So gagawin natin dito in-arching. So papaliwanag ko mamaya mga kagre. And then lagyan muna natin ang patungan ng rootstock natin. So tara. So yun mga kagre, at lalagyan muna natin siya ng patungan para maganda yung kanyang tayo, stable, straight na straight. So yun mga kaagre, at ilalagay na natin dito. So may patungan na tayo. Ito yung stage natin, Indian Mingo. So pilitin natin maagaw yung concentration ng puno. So paunti-unti, lilipat yan dito sa tatlo. So ayan, nakapile siya. So dito natin siya ilalagay. So tatlo. Pwede rin apat ilalagay. So paunti-unti yan. So habang nagde-develop siya o nabuhay na to, unti-untiin din natin tanggalan ng supply dito. Soon, pagka nag-develop na ang kanyang sugat. So, para magiging focus na talaga sa tatlo. So, ito yung mga gagawin natin. Ayan. Tatlo yung ilagay natin. So, ano muna natin? I-fix muna natin. Sabihin yan. So, mas maganda palit sila. Position. Ayan. So, attach natin. Tara, sana natin.
yun mga kagre, at tatapos na natin siyang i-narching. So ang tawag dito ay narching. So isa din itong pamaraan, mas mabilis tayong gawin ang activity na to kasi hindi na kailangan magbalot. May tatlong root stock na siya. So ang gagawin lang natin dito, pag nag-heal na to, after 21 or 30 days, babalatan natin dito para ma-focus yung concentration dito, and then alagaan din natin to. And then pag okay na siya at saka lumaki na to, nag-develop na, pwede na natin siyang i-cut and then i-transfer sa lupa or either sa mga drum. So pwedeng-pwede natin gawin. So asahan natin 3 months simula nung pagtanim ay magbubunga na siya continuous. So kasi ang laki ng kanyang sanga. So yun nga, kaya natin to ginawa kasi puputulin lang din natin to kasi nga ay crowded na siya, medyo sa gitna siya eh. So isa tong pamaraan mga kagre na hindi masayang yung ating sanga. So bihira lang kasi itong variety na to. So marami tayong activity kung ano yung pwede natin gawin. So makagawa tayo ng paraan kung paano tayo makakuha ng planting materials na hindi masayang yung ating mga sayon or sanga ng mangga. So yun mga kagre, maraming salamat ulit at hanggang dito yung vlog natin. And then update natin to after 21 days. So update. So and then ito mga kagre, lagyan na din natin, in-arching na din natin kasi andito na eh, may lalagyan niya. So in-arching na lang din natin yung iba para sabay-sabay sila, para makuha natin itong sanga lahat. And then magpanibago na naman siya ng sprout. So mas dadami yung ating sayon. So yan ang paraan natin sa pagpaparami. So yun mga kagre, at magandang araw po.